Pero I wanted to know, sino naman yung mga kapuso na gusto mong makatrabaho and what kind of projects na gusto mong gawin with them? Alam mo, may isang kapuso na, ano eh, na I used to be close to dahil ang tatay niya was one of the bodyguards of my dad. Not right. Many people know this, no? He was the staff and close-in guard of my dad. He would guard my dad and then he would be, basta ano siya talagang nakadikit sa tatay ko. Ang pangalan ng taong yon ay si Cesar Bunagan. Si Bang Cesar ang tawag ko sa kanya. Alam mo kung sino ang anak niya na naging superstar dito sa Kapuso Network? Si Bitoy. Si Bitoy. Si Babagang. Si Michael D. Yeah. So, si Michael D, malalim ang pinagsamahan namin yan dahil sa mga tatay namin. Bang Cesar was my dad's aide. And I remember Michael V, before he became a star, pagka magkakaroon ng political rally at papakukunin ng tatay ko si Mang Cesar ng kumuha nga ng magaling sa sound system, kinukuha ni Mang Cesar dati yung anak niya si Michael V. Yeah. Doon ko nakilala una si Michael V na ano siya, yung mga trompa, pinaparenta niya yung mga trompa sa mga political campaign. Doon ko siya unang nakilala at nakita ko nagmimix siya mismo ng tatao doon, etc. Mamaya nakita ko gumawa na ng kanta. Kabaligtaran ng kaya Andrew Villon, humanap ka ng maganda. Oh, and then, mamaya nakita ko, star na. Sabi ko, ang galing ni Toy Beats. Ang pangalan niya Bitoy eh. Ang galing ni Bitoy. And kung gusto, kung meron akong gustong makatrabaho dito sa GMA 7, si Bitoy. Mm-hmm. Gusto, sana payagan ako ng news. And I'm sure naalagaan naman ni Bitoy yung pagagawa sa akin dun sa Bubble Gang, if ever. Dahil may inaalagaan akong image din at equity dahil nasa galing ako sa news and public affairs eh. Pero gusto ko makatrabaho si Bitoy. At tawan-tawa ako dun sa Bubble Gang niya, isa siyang genyo eh. Mm. Ay, hindi ko akalain na ganun kagaling si Bitoy when I met him, when we were both kids. Malalim ang pinagsamahan namin ni Bitoy. Thank you, Kuya Kim.